Mas powerful ang camera ng mga smartphones eh, kaysa sa mga tablet. Minsan para sa... may, as in, dahil portable siya, di ba? Mm-hmm. So minsan may, minsan nakikita ko sa Singapore, like may mga tablets pa rin nagpipicture. Pero yeah. Kamusta, hello. Adriel? Okay naman, kamusta dyan? Chinese New Year na dito. Ah, talaga? Ako, well, i-upload ko tong video siguro after Chinese New Year na. Yes. But hindi lang Chinese New Year, pero kakatapos lang din siguro na. Kakatapos lang din ng Valentine siguro. Pero happy Chinese New Year to everyone. And happy Valentine's, belated. Yes. Belated. Of course, sa mga ka-arki natin, nandito na naman tayo sa bagong video. And for today, we will be giving you tips on buying tablet. Tama ba, Adrian? Yes, buying a tablet, kung anumang tablet na yan. Meron ka bang tablet, Adrian? Of course, ito. Si Wonderful wow. Apple. Mamahalin, iPad. Yes, anong iPad generation tayo. Yan? Nung ito? Fifth gen? 3 years fifth na to gen. Sa akin eh. Ah, 3 years na. Okay. Mm-hmm. Ako, nagka-tablet din ako. iPad din yung gamit ko. Yung second gen. Tapos, nung medyo naging obsolete na siya, hindi ko na siya pinalitan. Pero may friend ako na meron naman siyang iPad mini. And for some time, inisip ko na bumili naman ng iPad mini. But later on, I realized na hindi ko pala siya kailangan. Yeah. Oo. But I guess, para sa akin, ha, yun yung first tip ko. Because okay. Ang dami na nating gadgets, eh, di ba? May laptop, may smartphone. Ngayon, yes. Kung bibili tayo ng laptop, the first thing iPad that we have to or ask... tablet. Hindi laptop. Sorry. Oo nga. If we're considering in buying a tablet, the first question that we have to ask is, kailangan ba talaga natin? No? Kasi baka mamaya it will just be something na we will use every now and then. Hindi talaga siya magiging main part of our work or study routine. Yes. Medyo mahal din ang mga tablet eh, di ba? Mm-hmm. Yes, actually I agree with that because yung tablet na binili ko was actually meant for insurance sales. Pero since nag-back out ako sa certain insurance company, so reuse ko na lang for other purposes. So instead of work, ginawa ko na lang like for leisure, for gaming, no. So I agree with that na kailangan mo na isipin, no, kung ano ba talaga yung purpose ng tablet and kung kailangan ko ba siya. No. And in line with that, tip number 2 is know what tablet you want to buy, no, after thinking about kung kailangan ko siya. Because marami kasing tablet eh, pwede yung for Kindle, yung pagbabasa ng libro, pwede yung for work, pwede yung simple lang. Because marami kasing tablet, so may Apple, may Android, and then may other variants. So kailangan din isipin kung ano yung specs, ano yung size ni tablet. Because kung for work, kailangan medyo malaki-laki. Pero kung let's say for leisure lang, pwede na yung iPad mini. No? Hindi na kailangan yung medyo mas malaki. Or kung kailangan mo ng for reading, ayun, magki-Kindle ka na. So, kailangan pa rin isipin kung ano yung purpose niya. But after that, kailangan mong isipin anong klaseng tablet na kailangan kong bilhin. Because sayang din kasi yung pera kung bibili ka ng tablet. Tapos, di naman pala swak sa kailangan mong gawin. So, kasi syempre marami ding mga iba't ibang brands at saka iba't ibang specs ng mga tablets. So, yes. Instead of bilhin mo yung pinaka mataas ang specs, which is usually yun din yung pinakamahal, it's important to start with saan mo siya gagamitin, ano yung magiging purpose mo. And sabi mo nga, the first time that you bought your tablet, ang purpose mo sa kanya is for presentation, di ba? Siyempre, mas portable kung
tablet yung gamit mo instead na laging hawak mo yung dala mo yung laptop mo kapag nagfi-fieldwork ka. And yes. I also know people na bumili ng Kindle tablet or kaya yung iPad mini kasi ang purpose talaga nila is for reading. So mas portable yun na pag nagbabasa ka. And aside from those, ano pa ba yung mga usual na gamit ng tablet? Ang naisip ko is video shoot. Talaga pang video. Hindi ba mas powerful ang ano? Mas powerful ang camera ng mga smartphones eh kaysa sa mga tablet. Minsan para sa, may as in dahil portable siya, 'di ba? Mm-hmm. So minsan may minsan nakikita ko sa Singapore like may mga tablets pa rin nagpi-picture. Pero yeah, mas if you're looking for pictures, I don't think tablets are good. Mas okay pa rin yung smartphone or bumili ka ng DSLR cam, then mas malakas pa rin yun eh versus your yeah. tablet. Iba kasi yung purpose ng tablet. So, besides yung uses ng tablet, I think we can like quickly discuss no paano natin bilhin si tablet no. You can always check yung mga reseller stores. Minsan kasi mas mura siya and you don't necessarily have to buy the latest gen no because hindi naman porket latest gen, okay na siya eh. Minsan pwede na yung one or two generations like before. Uh-oh. But as long as magagamit mo siya for whatever you need it to do, then it's okay. And of course, that would lead us to yung mga videos natin when it comes to saving. No? Pwede kasi yan one of your investment goals. No? Bibili ng tablet for this certain type of ano, work or job or whatever leisure activity you want to do. Yeah, I think ano magandang consideration yung purpose kasi that would dictate ano ba yung mga apps na gagamitin mo. And then kapag alam mo na yung mga apps, you can actually choose kung ano ba yung tablet na kayang patakbuhin yung apps na kailangan mo, no? I have friends na artist, so yung tablet nila ginagamit nila for sketching and for drawing. Yes. So pag ganun, syempre kailangan nila yung medyo malaki yung screen na medyo mabilis yung processor. So at least that will also avoid na bibili sila ng tablet na mababa pala yung specs, hindi rin nila magagamit. And yeah, kung at maglalang din siya. Tama. Meron yeah. akong friend naman na social media manager. So it's really running Facebook, Twitter, and all the social media management apps. So medyo maliit lang yung hindi ganun ka resource intensive yung requirement niya. So tulad ng sinabi mo no, mga two generations earlier na model yung binili niya sa isang second hand. Actually hindi sa second hand store, sa Facebook Marketplace lang niya binili no. It was a second hand unit and yun, gamit na gamit din sa kanya because it's very portable kahit na nakahiga siya sa kama. Alam mo yon na kapag quote-unquote work siya. So, kwento niya nga sa akin eh, nasa salon daw siya, tapos sinabihan daw siya nung, ano, nung stylist niya, no, na parang, grabe ma'am, ano, super, talagang ang hilig niyo mag-Facebook kasi nakita na sa Facebook siya ganyan. Yeah. So akala parang addict sa pag-Facebook pero sinabi niya ay hindi, trabaho ko kasi to eh, no. So alam mo yon, medyo nakakapag-multitask siya. But yun, isa sa mga kailangan tandaan ng mga nanonood sa atin, mga ka-arky na yung yes. purpose that will dictate kung ano yung specs na bibilhin mo. And do you think it's also important na kunwari Android yung smartphone mo, dapat Android din yung tablet mo, kung Apple? Hindi naman. How do you say this? The brand doesn't matter. What matters more is ano yung purpose, the price, and what you need it for. No? Mm-hmm. So, whatever brand that may be, as long as it serves the need, then it's okay. Unless, I would also agree, no? Yeah. Kasi may mga apps na agnostic, meaning lahat ng operating system they synchronize yeah. well. So yeah, kung syempre yung mga
Apple brands, medyo high-end, alam mo yun, may mga mas murang tablets na Android, kung yun lang yung pasok sa budget mo, then yun na lang yung bilhin mo kasi yun nga, may mga apps naman na, ano, kahit nasa iPhone mo, merong app na yun, may insult mo pa rin siya doon sa Android tablet mo kasi usually available naman siya in both platforms or both operating systems. Yeah, the only exception I can think of is yun, like in relation to what we have said already is if may mga apps na let's say Android lang, then you really need it, then I would suggest going for that specific tablet so that you will of course save money and save time then. Because may mga apps pa rin na only you can see in Apple, tapos may mga apps na you can only see in Android. So, if yung mga apps na yun nandun lang, then just go for it. Huwag ka na mag-isip. Unless nagtitipid ka, then go for the other tip. Yeah. And sa para sa akin din, since ang gadgets, mga prone to, ano yan, prone to, tawag rito, mga defects, lalo na kung, alam mo yun. It's always important keep your warranty, guys. Yes. It's important when you're buying it, regardless kung second hand or brand new, na you always ask kung ano yung warranty coverage siya. May mga second hand sellers na nagbibigay kahit man lang 3 months, no? 3 months or 4 months na warranty for the unit. Tapos, very popular sa mga tawag dito, mga brand new na may mga extended warranty na pwede silang bilhin. And ako, I would suggest na hindi nila kailangan yung mga extended warranty, no? In my opinion, pag hindi nagkaroon ng problem yung unit mo within a year, okay na yon, it will last further, no? Kasi usually naman yung mga lemon units o yung mga units na talagang may defect sa manufacturing, lumalabas yan within 1 year. So, okay, it's still within warranty. May mga services kasi, I know, no, na may mga gadgets na, sir, dagdag po kayo ng 5,000, magiging 2 years or 3 years yung warranty nyo. Para sa akin, unnecessary na yun. Kasi, yun nga, pag ang it's just a protection against yung mga manufacturing defects, eh, yung initial na 1 year warranty. And I think that is enough. Ayun. I think that's all. No? Marami na kasi tayong sinabi na tips sa mga ka-arguing natin dyan for the tablet. So if you guys enjoyed this video, give this a thumbs up and share it to your friends. And of course, don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. Yeah, so they have to subscribe and then hit the notification bell para ma-notify sila kapag may meron tayong bagong video and also kapag meron tayong live stream. So that's it. Yeah. Thank you, Adriel, and see you again sa next video natin. Right, bye-bye. See you guys. Bye.